Po ang inyong Assistant Director for Training and Creative Marketing, Jeffrey Antonio Ang, ang inyong Talk Talk Rider na presenter na taga-explain, na taga-hatid ng inyong magandang balita tungkol dito sa mainit na talaga naman na fulfilling na negosyo ng Talk Talk. Yan! Na di ba yan ang ating pag-uusapan? Advance! Merry Christmas po! Sa inyong lahat, no? 10 days na lang, no? I think, no? 10 days na lang, di ba? 10 days to go bago dumating ang mga Pasko. Kaya meron pa tayong 10 araw na talagang, alam mo yun, na nakaka-beauty, nakaka-excite. Na, nako, talaga naman. Pero mas matutuwa ang mga tao, di ba? Dahil bakit, no? Meron tayong opportunity para sa ating mga kababayan na kahit papano, matulungan natin silang kumita, magkaroon ng isang magandang hanap buhay, di ba? Isang negosyo na pwede nilang gawin at pwede silang kumita bilang isang franchise operator ng isang makabagong delivery service na negosyo. Ayan po, yan ang Talk Talk, o di ba? Kakatok, nasa inyong mga pintuan. Okay! So bago natin na simulan ang ating gabihang Talk Talk orientation, no? Gusto ko munang tawagin ang aking partner. Yan, talagang fresh na fresh pa mula sa Dubai at talagang yes, 'di ba? Nandito na po siya sa Pilipinas at kami po ay malapit nang magkita at mag-dinner ng aking compadre, o 'di ba? Tawagin natin si Assistant Director for Network Development, o di ba, Mr. Rene Ison. Yes, AD Rene, paso. Yes, Sir Jeff. Nako. Merry, Merry Christmas po sa inyong lahat. At ako po ay nakalaya na sa aking mandatory quarantine. Negative! Nakapag-training na nga din po kanina. And hello po sa inyong lahat. At ito na naman po tayo sa ating maganda at masayang Talk Talk orientation. Ayan, Sir Jeff, nako, grabe. AD. Dami talagang excited lagi, okay, sa ating orientation. Kaya nga. AD, gusto ko lang malaman, no, parang napakaganda ng bakuran mo, ah. O, di ba, yung background sa likod. Nasaan ka ba ngayon? Nasa bahay na, Sir Jeff. At, hiniram ko lang yung background ng mga anak sa kanilang online. Ang ganda. Setup na office dito, so alright. Sige, AD, mamaya magkikwentuhan tayo, ha? At tayo ay sasagot ng mga questions, no, ng ating mga suking, yes, mga viewers, no, na nanonood sa atin. Okay, guys, i-reserve niyo muna 'yung mga questions niyo kasi itong mangyayari ngayon, no, mag-o-orient tayo kung ano ang Talk Talk. Tapos after ng orientation ko, magkakaroon tayo ng 10-minute balitok-tokan. Ha? Di ba? Tama ba yun, AD? Balitok-tokan. Oh. Di ba? Oh. Yeah. Naka-invento ka na naman ng bagong words na ating pagninilay-nilayan na balitok-tokan. Tama, no? Totoo yan, no? Nice. Isang, alam mo naman, pag parating ng Pasko, ang isip natin ay talagang sadyang malikhain sa mga makabago at malalalim na salitang bumabalintataw sa ating mga pagkatao. Ayos! Okay. Sige, sige. So, after ng 10 minutes natin na question and answer o yung balitok-tokan segment, tayo ay didiretso na sa Zoom meeting para sa ating technical training, AD. O, di ba? Ayan. At doon po, iniimbita namin lahat ng mga nag-sign up bilang operator, no, sa ating website. Mami, explain ho natin. Okay? So, AD Rene, I will see you in a while. Alright, ako muna ang hahawak ng palatuntunan. Alright, thank you very much, AD Rene. Ayan po, no, napaka-poging-pogi ng ating Assistant Director for Network Development. Siyempre, pag tok-tok, di ba, pogi lahat dito. Yan, lahat ng driver namin, no? Mga rider rin natin, mga pogi lahat. Alright? So guys, let me share to you our business at simulan na po tayo. Welcome! Welcome! Welcome mga katok-tok, no, sa ating Talk Talk Online Franchise Delivery Service Orientation.
Alam ko, very, very excited na kayo malaman kung ano itong negosyo na ito. No? In-invite kayo ng mga kaibigan nyo para makinig po kung paano tumatakbo itong franchise delivery business. The first, ang pinakabago at pinakaunang online franchise delivery service dito sa kasaysayan ng mundo. Yan po ang TokTok. Okay, bakit ba may TokTok? Simple lang po. Dahil nung pagpasok ko ng bagong taon, samot-sari na pong delubyo ang sumalubong sa atin. No? Masasabi nga ng karamihan no, sa buong mundo, hindi talaga maganda ang 2020. Pero sa pananaw natin, no, pwede rin ito maging maganda dahil may mga opportunity na pwede natin gawing sa ating advantage. O, diba? Alright. So balikan natin. Nung unang mga buwan ng 2020, nung lumagas ang pandemya dito sa ating bansa, nagsimula sa ibang bansa, kumalat, hanggang naapektuhan na po lahat, ito po ang pangkaraniwan at pamilyar na senaryo na nakikita natin sa ating lipunan, di ba? Yung pag ikaw po ay papasok sa isang establishmento, tututukan ka ng thermometer para malaman kung ikaw ba ay mataas ang temperatura o normal. Lahat tayo nagso-social distancing. Ayan po. Alright, lahat sila nakapila. Ayan, o, diba? Maintain. Ganyan ho, pagpasok sa mga groceries, sa mga pamilihan, pila-pila po talaga lahat para maiwas po ang hawaan. Okay, ngayon, o, tsaka mapapansin nyo, karamihan ng mga establishmento ngayon, yung mga grocery na bukas ng hanggang 11 ng gabi, ngayon po, alas 8 pa lang, alas 9, sarado na. O, diba? At saka hindi ho nagpupuno ng mga tao. Makikita rin ang karamihan sa mga health workers natin na nakakompletong PPE. Ayan. At saka yung oras-oras ng mga ambulansya na naghahatid ng mga kababayan natin na natamaan ng virus na to papunta sa ospital. At ang patuloy ng pagte-testing po, o diba? Swab test, ika nga. Right? So yan po ang pangkaraniwang eksena. Hanggang ngayon, makikita pa rin to. Ngayon, alam natin na nung tumamang COVID-19 pandemic sa ating bansa, ito ay hindi naging madali para sa lahat. Dahil po sa pangamba ng mahawa sa nakakamatay na sakit, marami pong mga negosyo ang nalugi at nagsara. Totoo yan. Kasi yung mga tao ayaw nang lumabas, natatakot, di ba? May quarantine tayo, nawawala ng customer. Pag walang customer, walang hanap buhay. Karamihan po, hindi na po makapagtrabaho sa mga pabrika, sa mga kumpanya. So, anong nangyayari? Nalulugi po yung kumpanya. So, ito po ay nagresulta sa kaliwat kanang pagsara ng mga industriya, mga negosyo, mga pabrika. Okay? At ito rin ay nagresulta sa mga kababayan nating naapektuhan ng malubha, ng malubha. Hindi lang sa kalusugan, kung hindi, pati na rin sa kanilang kabuhayan. O, diba talaga nawala ng trabaho? Ito, kagaya nito, yung mga nakakaawa po mga kababayan natin, mga jeepney driver. No? Sila po ay nakikita sa lansangan, pati mga iba, construction worker. Talagang umabot po sa punto na sila po yung humingi na ng tulong sa lansangan. Tama, nakakaawa po. No? Ganon din po, hindi rin po ligtas din dyan. No? Hindi rin ligtas yung mga kababayan natin OFW dahil yung pandemya po ay kumalat din sa ibang bansa. Marami rin mga trabaho ang nawalan. No? Mga kababayan natin na nawalan ng trabaho, walang choice, kailangan umuwi. Pag uwi dito sa Pilipinas, wala rin silang hanap buhay at wala na rin kasiguraduhan hanggang ngayon kung sila pa ay makakabalik. May mga iba po yung nakakabalik, swerte po. Pero karamihan po, 80% po talaga ang nawalan na ng hanap buhay. Tama? So yan po yung malungkot doon. Ngayon, sa gitna ng paglaganap ng pandemya, meron din mga negosyong tila lumakas. No? Lumakas lalo. Ano yun? Yan yung mga negosyong may kinalaman sa pagkain. Lalong-lalo ng palengke at ang supermarket. O, diba? Ayan po, malakas po. Basta palengke supermarket, malakas. Pinipilahan po yan. Kasi bakit? Natatakot po yung mga tao no, sa coronavirus. Kaya iniiwasan na po nila lumabas. At sa oras na lumabas sila, gamit ang kanilang ano ba tawag dito? Barangay pass, no? Barangay ID, no? Ayan, o, diba? Quarantine pass, ika nga. O, diba? Nakalimutan ko na. No? Wala na kasing gumagamit ngayon yan. Gamit ng quarantine pass, ayan po, no?
talagang yung mga chance ay mga pagkakataon na sila po'y nakakalabas, talagang sinasamantala na. Pag ako pumunta sa supermarket, no, grabe, naalala ko isa't kalating oras ako nakatayo, nakapila sa labas kasi hindi ko pwede marami yan ng tao. At pag nasa loob ka na, yun ay pagkakataon mong bumili. Kasakasama ang palad noong mga panahon na yon, pag ikaw ay nasa loob naman ng supermarket, ala ng tinapay, ala ng noodles, ala ng dilata, ano nila meron? Sabon. Diba? Ala ng alcohol. O diba, imagine mo yan, diba? Panic buying po lahat kasi nga maraming natatakot sa virus na to. Diba? Buti na lang ngayon, medyo natuto na tayo na okay lang, magkakaroon lahat, basta huwag tayo mag-panic buying. Ayan po. At hindi lang ho pagkain, pati yung negosyo na may larangan ho sa kalusugan, kagaya ng mga butika, parmasya, at mga drugstore, kung ika nga. Tama? Ito po ay mapapansin natin, pagkadami-dami ng pila, pagkahaba-haba ng pila sa mga drug store, sa mga butika. O diba? Bakit? Kasi sila po ay natatakot, gusto nilang kumuha, no, or makabili ng maraming gamot, no, para sa kanilang kalusugan, mga vitamins, o yan, mga paracetamol, 'di ba? Kasi syempre tayo po ay nag-iingat, lakas po, no, lalo na yung mga vitamin C, no, talagang wala ka na mabibili, sobrang in demand ho talaga. Ganun ho kalakas. Meron tayong pagkain, meron tayong negosyo, mga industriya ng health, no, na malakas, at meron pang isa. Ano yan? Yan yung mga makikita nyo, mga nakamotor na umiikot-ikot sa mga lansangan. Ayan po ang delivery service. Tama, di ba? Ang delivery service, maraming taon na ho nandito. Pero nagulat ho tayong lahat. Bakit? Kung kailan ho tumama ang pandemya, mas lalong dumami, lumakas ang demand dito. Lahat ng mga tao natatakot na hong lumabas, karamihan ho nag-order na ng online at ito po ay pinapadeliver. Ngayon, halos lahat pinapadeliver na. Pagkain, ipadeliver na yan. O diba? Kagaya ng grocery. Dati binibili mo lang yan. Kaya lang, nung dumating ang pandemya, karamihan gusto na lang ipa-deliver ang grocery. Mag-order ka online at may delivery na magdi-deliver niyan. Pangalawa, palengke. Imagine mo, palengke. Pupunta ka sa palengke, pero dito, ayok, natatakot ka. Ngayon, pwede nang ipa-deliver. O diba? Tapos, syempre, kapag gusto mo ng merienda, mag-order ka online sa yung mga favorite na mga restaurant, fast food, pam! Maya-maya, delivery po. Ayan na. Di ba? Kakatok na sila sa gate nyo. Ah, ito na po yung delivery nyo, sir. O di ba? Ayan na, di ba? Okay. Ngayon, kahit ano pinapadeliver na rin. Sapatos, gadget, dokumento. Take note, ha? Yung makabago ngayon. Mga halaman. O, kaway-kaway. Shout out. Sa mga plantitos, mga plantitas dyan. Yan! Di ba? Kaway-kaway. Di ba? Kamusta na yung mga tanim? Ayan po. Okay. So, dahil po dyan, ngayon po may tuturing na delivery service talaga ang kailangan natin. At ito ang negosyong number one na papanahon sa anumang uri ng panahon. Ngayon, etong tanong, maraming delivery service ang umiikot ngayon. Tila lumakas pa rin ang negosyo ng delivery service mula noon hanggang ngayon, lumalakas siya talaga. Kahit panahon ng krisis o pandemya, lumalakas talaga. Kahit maraming nawalan ng trabaho, lahat ng delivery service, nag-ahanap pa ng mas maraming riders. Wow! O diba? Pero ang tanong ko, gaano ba kalaki ang kinikita ng isang traditional delivery service operator? Pag sinabi mong operator, ito yung mga may-ari, ito yung mga kumpanya na nagpapatakbo ng delivery service. Tatandaan ho natin, 20% ho ang kinikita ng isang traditional delivery service operator mula sa mga riders' delivery fee. O diba? Diba yung mga rider ito? So kada deliver ng mga rider, kada isang delivery, meron yung kaakibat ng delivery fee. So ibig sabihin, 20% ang kinikita doon. Ngayon, magkano naman? Okay, mag-sample computation tayo, okay? Okay. Kunwari ikaw ay isang operator, no? Ngayon, traditional operator. Siyempre, meron kang riders na minamanage. Alright? Tatandaan yan. Kapag ikaw ay operator, meron kang mga riders mo. Ang trabaho ng riders mo, sila yung mag-deliver. Tama? Ang trabaho ng delivery service operator, siya yung magbibigay
ng assignment. No? O yan, 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 yan. Deliver, deliver nyo. Diba? Yan yung traditional. Okay? Ngayon, dito, sa mga traditional delivery service companies, ito mga operator na to, alam nyo ba na hindi lang isang daan, hindi lang isang libo, kundi libo-libo ang kanilang mga riders? Meron nga ako nalaman yung nakakulay green, no? Umaabot ng 30,000, no? Ang kanilang mga riders. Wow, ganun, karami. Wow, sobrang dami. Okay. Ngayon, mag-compute tayo. Ayan. Alright, mag-compute tayo. Sample po. Sabihin natin, ikaw ay isang traditional delivery service operator. May sarili kang delivery service, no? Sabihin natin, isang daan lang yung mga riders, okay? I-multiply mo ng 150 pesos ang kada isang delivery transaction or delivery fee. Okay? Average lang po yan. Tapos, i-multiply mo ng 20 deliveries. Ibig sabihin, kada isa sa mga riders mo, nag-average siya ng 20 biyahe kada isang araw. Ngayon, i-multiply mo ng 20%. O, yan yung income mo as an operator. Okay? Traditional. So, sa loob ng isang araw, conservatively, pwede ka palang kumita ng hanggang 60,000 pesos, no? Sa isang araw, pwede ka palang kumita ng 60,000 pesos. Ngayon, imumultiply mo pa yan ng 30 days. So, sa loob ng isang buwan, ang isang traditional delivery service operator pala ay kumikita ng mahigit 1,000,000 kada buwan. Eh guys, I'm just talking about 100 riders. Paano pa kaya yung isa na 30,000 ang kanyang riders? Wow! O di ba? Kayo na humang-compute niya. O di ba? Ngayon, masarap pala magtayo ng isang delivery service company. Tama? Kasi putok na putok to eh. Patok na patok ho to eh. Tama? Kaya lang, bakit marami nagsasabi na hindi ganun kadali at hindi biro ang mag-set up ng sariling delivery service company? Ba't hindi biro? Okay, kasi tingnan natin. Ano-ano ba yung mga requirements para makapag-set up ka ng sarili mong delivery service company? Unang-una sa lahat, kailangan mo ng kapital. Tama? So magkano? Ito po yung mga kapital na kailangan mo. Kailangan meron kang at least minimum 50 million pesos. 50 milyones. Para saan? Para lang po sa pagpapagawa ng system, computer system, software, at saka pag-develop ng mga delivery app sa inyong cellphone at computer. Yan. Ganun ho kamahal. Tama? Kasi meron pong IT company na gagawa niyan. Mahal ho talaga magpagawa ng program. Mahal ho magpagawa ng system. Mahal ho magpagawa ng software. Pangalawa, kung may 50 million ka na, hindi pa ho napuputol doon. Kailangan mong taon-taon mag-alat ng 15 milyones or 15 million pesos. Para saan? Para sa maintenance, no? Annual maintenance. Minimum ho yan, ha? Para sa pag-maintain ng inyong software, ng mga app, ng inyong computer system. Kasi maya't maya, dapat ina-upgrade ho natin yung ating mga system, no? Ina-update ang ating mga software. At meron pong IT system company na mangangalaga niyan. Kasi pag wala pong nangangalaga niyan, nako, baka tatlong buwan lang obsolete na ho yung sistema nyo. Baka magka-problema. Baka lumaganap yung tinatawag na bugs. O di ba? O yung mga malilit na problema sa inyong system. Baka ma-hack. Baka ma-virus. Ayan na. Baka masira. Okay. So, hindi lang munang tatapos dyan. Kailangan nyo pa ng kapital para kumuha ng malaking opisina. Maraming empleyado. Magbayad ho ng tax. O di ba? Magbayad ng operating expense. Kagaya ng mga utilities, ng mga renta, kumuha ng business permit, ang laki ho ng sakit ng ulo. Kaya hindi ho biro ang magtayo ng sariling delivery service na negosyo. Kaya kung mapapansin nyo, mabibilang lang ho sa ating mga kamay ang mga kumpanyang delivery service. At yan pong mga yan, ang mga may-ari po niyan, mga foreigner, o di ba? Kasi sila rin yung kumpanya. Okay? Ngayon, wala kang milyones. Pero gusto mo pa rin magtayo ng delivery service na magkaroon ng delivery service na negosyo as a franchise operator. Di ba? Gusto mo bang maging, palitan ko yung questions ko. Ah. Wala kang millions ngayon. Pero ang tanong ko,
gusto mo pa rin ba magkaroon ng sarili mong delivery service na negosyo bilang isang franchise operator? Tama? Alright. So, ngayon, pwede na. Instead of spending millions, pwede ka na magkaroon ng sarili mong delivery service na negosyo for only 288,888 one-time payment, all-in na po yan sa pamamagitan ng isang online franchise operator. Tama? So ano ba yan? Yan po yung pinag-uusapan natin ngayon. Ito na ho ang pangarap mong delivery service na negosyo. Tok Tok. Bago. Ang pinakauna at pinakabagong online franchise operator delivery service na negosyo. Hindi mo na kailangan maging operator at gumastos ng malaking-malaking pera. Pero pwede ka maging isang franchise, online franchise operator ng delivery service na to. Ibig sabihin, online po ang transaction. Hindi mo kailangan ng opisina, hindi mo kailangan ng tauhan, hindi mo kailangan ng mga magbayad ng renta, hindi mo kailangan magpagawa ng computer system, mag-develop ng app, hindi mo kailangan gumastos ng malaking pera. Ano lang kailangan? Cellphone lang at internet. Pwede mo nang patakbuhin ang inyong sariling TokTok online franchise operator delivery service na negosyo. Alright? So, ito po ang ating mga brand ambassadors, no? Si Mr. Alden Richard at si Miss May Mendoza, ang Aldab ng TokTok. Yes! So, di ba? Ngayon, sino ho ba ang may-ari ng TokTok? O, di ba? Sino mga founders nito? Ito po sila. Itong ating President and CEO, si Mr. Jonathan So. At ito naman si Vice President and CFO, Mr. Carlito Makadangdang. Meron akong chika sa inyo. Alam nyo ba na yung TokTok nagsimula lang talaga dahil nakita ng dalawang may-ari yung hirap na binibigay ho ng pandemya sa ating mga kababayan. Nakita nila maraming nawalan ng trabaho, nakita nila maraming naapektuhan, nakita nila maraming nawalan ng hanap buhay. At nakita rin nila na sa gitna ng pagragasa ng COVID-19 pandemic, nakita nila na nangingibabaw itong delivery service. Kaya naisip nila, gawin nilang isang negosyo. Kumuha sila ng negosyo ng delivery service. No? Kumuha sila nun. Alam nila kung gaano kamahal. Pero ginawa nila yon para bigyan tayo ng negosyo. Bigyan tayo ng hanap buhay na kumita ng maganda sa panahon ng pandemya kahit nasa bahay lang. Ito po yung TokTok, o di ba? So imagine mo, hindi mo na kailangan maglabas ng milyon kasi ginawa na ng TokTok yon, ginawa na ng may-ari yon. Hindi mo kailangan magbayad ng taon-taon ng maintenance sa system software ng 15 milyones kasi ginawa na ng TokTok yon. So anong maganda? Yung TokTok, kagaya ng ibang traditional franchise operator, kumikita ng 20% yan. Tama? Yan ang kita ng mga operator. Pero masarap sa TokTok, yung 20% hinati pa nila yun. Yung kalahati, binibigay pa sa inyo. Yan, di ba? Kasi bakit? Kayo po ay kapartner ng TokTok. Kayo po ay isa na ring online franchise operator. Di ba? So, magkano ba ang kapital ulit para maging isang TokTok online franchise operator? Instead of spending millions, sabi ko nga, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok delivery service by being a franchise operator nito sa halagang 288,000 lang. Tama, di ba? Okay na yun, di ba? Kaya lang may regalo po sila Boss Joe at Boss Carl sa atin. Ano yun? Gusto nilang makatulong sa ating mga kababayan. So instead na maglalabas ka ng 288,888, 58,888 pesos na lang. All in. Guys, from millions, ginawang 288,000. From 288,000, ibinagsak na lang sa 58,888. Yan po, para makatulong po sa atin. Kaya kung kayo po interesado sa delivery service, naku, ito na po yung pagkakataon natin. Imagine mo 58,888, ito na yan, all-in na. Operate na tayo kaagad. At bilang isang sorpresa pa, gusto nilang pasayain ang ating Pasko. No? Ito po, may mga inclusion. Ano yung mga inclusion? Pag ikaw po ay nangapital ng 58,888, tingnan nyo ito ha, magkakaroon ka, unang-una, magkakaroon ka ng sarili mong personal delivery link at saka referral code. Ito po yung wala sa iba.
No? Kasi bakit? Yung mga iba, kumpanya ho ang may-ari. Ito, ikaw meron ito. Ano yun? Ang personal delivery link at ang referral code, kumikita ka ng 3% habang buhay nang halos wala ka ng ginagawa. Basta magpapa-deliver lang lahat ng kaibigan, kamag-anak o kakilala mo gamit ng TokTok. Mamaya ipapaliwanag ko yan. Pangalawa, bilang isang operator, sabi ko nga, cellphone lang at internet, pwede ka na mag-operate kahit nasa bahay ka, di ba? So anong kailangan mo? Walang opisina. Pero bibigyan ka ng tinatawag na TokTok Operator Portal. Ito yung ginagamit mo or ito yung gagamitin mo kahit nasa bahay ka lang para ma-operate yung iyong TokTok online franchise delivery business. Pangatlo, full technical support and online franchise operator training. Pwede po kayong tumawag, no, sa ating call center, no, para masolusyunan yung mga problema nyo din sa pag-ooperate. No, mamaya pag-usapan natin yan. At tuloy-tuloy po, from Mondays through Saturdays po yung online training natin. Actually, pinapanood nyo po ako ngayon. Ang tawag po dito, TokTok Online Franchise Orientation. No? Tuwing alas 7 ng gabi, Mondays hanggang Sabado. Pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng tinatawag na TokTok Online Franchise Operator Technical Training Preview. O diba? So, sa Zoom meeting naman yung maya-maya lang ho pagkatapos nito, kami pa rin. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin. At ang masarap niyan, no, pagkatapos yung maka-attend ng operator training, technical training sa amin, pwede na ho kayong umattend para maging, pwede na ho kayong umattend sa ating TokTok operator technical training for approval na. O, diba? Yan, o, diba? So, pag umattend kayo doon, ma-approve na kayo ng operator, start kagad. Tuloy-tuloy ang training natin. Tuloy-tuloy. Kasi bakit? Gusto namin kayo umasenso. Gusto namin kayo mapatakbo ng maganda tong negosyo na to. Meron din tayong help desk. Pwede kayo mag-email kung kailangan nyo or may mga katanungan kayo regarding sa TokTok. help@toktok.ph email. O kaya hello@toktok.ph. Or pwede rin kayo tumawag sa telepono bilang 84-24-8617. Again, mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi ang telepono na yan. Okay? So, ito po ay promo, no? Mula December 9 hanggang December 14, 2020 lang. Okay? Yung 58,000. Pero, dahil gusto pong babalik na ulit sa 288,000. Nako, gusto kong mapasaya, no? Ng ating mga bossing, tayong lahat, ngayong bagong Pasko. Nako, ito na po, no? Ayan na. Imbis na 58,888 regalo ng ating mga bossing mula December 9 hanggang ngayon lang, no? December 15 hanggang ngayon, 2020, 16,000 na lang. 888 all in na. Naku, grabe. Milyones ginawang 288,000, 288,000 ginawang 58,000, 58,000 isinagad ginawang 16,888. Ito pang masarap. Kapag bumili ka ng TokTok package na 16,888, magiging franchise operator ka na ng TokTok, at the same time, dinagdagan pa nila ng sarili mong franchise, food franchise business online. Sila rin kasi may-ari ng Shomai King. So magkakaroon ka pa ng negosyo ng pagkain online. 7-in-1, Shomai King. Boy Bonda. Ang box manok. Kapo, diba? Ning December 16, nako, wala na ho yan. Mag-iiwalay na ho. Hindi na ho kasamang TikTok, tsaka showmaking, at tsaka hindi na ho 16,888. Babalik na tayo. Sana, no? Sabihin nyo na sa mga taong nag-invite sa inyo,
Gusto ko na simulan yan. Bibili na ako ng package. Magkakaroon ka pa ng 1,000 that nam 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 nam. Ano yung kasama sa mangbox? Isang tray ng marinated chicken fat. Ay, nako talaga. Nakakalimutan ko yung pangalan ko. Pati ultimo yung bahay ko. Nakalimutan ko. Muntik na pumasok sa maling bahay dahil sa pambihirang napakasarap na grabe talaga boy bondat beef pares. Nako, kailangan nyo tikman yan. Na! Apakasarap! Apakasarap talaga. I tell you, di ba? Ang maganda niya, freebies lang. Alright? So ngayon, balik tayo sa Tok Tok. Balik, 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 balik. Okay. Dito sa Tok Tok, no, first time, no, wala akong kagaya nito sa mga traditional na delivery service na negosyo. Kasi dito, pwede kang maging online franchisee, pwede kang maging operator, at kapag may oras ka at may sarili kang motor, pwede ka pa rin maging sarili mong Tok Tok rider. Bilang online franchisee ng Tok Tok, kikita ka ng 3%. Bilang operator, kikita ka ng 7%. At bilang rider, kikita ka ng 80% outright. Oh, di ba? Wow, 3-in-1, parang kape. Tama, di ba? Pero hindi ho pwedeng maging kamukha mo si Alden Richard. Hindi ho pwede yun. Kasi, syempre, isa lang ang mukha niya. Oh, di ba? Yan, 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 yan. Ako nga eh. Ligo nga ako ng ligo. Di man lang ako mabot sa kalingkingan ng gwapo ni Alden eh. Oh, wala talaga. Pero, di ba? Pero dito kami pwede. Parehas kami t-shirt ni Alden. O, di ba? Kaya, ayun po. No? Okay. So ngayon, itong gagawin natin. Pagkabili nyo ng 16,888 na package, no? Ng Tok Tok Online Franchise Delivery Service Package, bibigyan ho kayo, ay sorry, i-re-register ho yung account nyo sa ating system. Tama? Pagka-purchase nyo ng package, sasamahan kayo ng inyong online mentors or online coaches, yung tao nag-invite sa inyo, kung paano sila po magtatransact niyan. Magkakaroon ho kayo ng sarili nyong activation card. Ito po yung itsura ng likod na activation card. Ito po yung tatlong nilalaman niyan. PIN number, activation number, at saka ang pinaka-importanting ID number. Yung ID number mo, ito po nakabilog, ito rin yung tinatawag na franchise ID number mo sa Tok Tok. Ito yung identification mo sa database ng Tok Tok. Okay? Ngayon, pagkatapos mo mag-register sa ating system, okay? Automatic, ang tawag na sa'yo, Tok Tok Online Franchisee. At kapag Tok Tok Online Franchisee, pwede ka nang kumita. Paano? Pwede ka nang kumita ng 3%, no? Habang buhay. Sa papamagitan ng paggamit ng personal delivery link at referral code. Ibig sabihin yan, magkakaroon ka ng personal delivery link at referral code at every time na ginagamit ito ng kapitbahay, kaibigan, kamag-anak mo, tuwing sila ay magpapabook ng delivery sa Tok Tok, kumikita ka ng 3%, 3%, 3%, 3%, 3%. Kahit wala ka ng ginagawa. Kahit natutulog ka. Kahit di mo alam. Kahit wala ka sa Pilipinas. O, di ba? Ganun kaganda. At ang masarap niyan, forever. Ay, lifetime. Yes, naman. Okay, so simulan na natin. No? Alam ko, excited ka na. Pag-usapan muna natin, paano ba yung personal delivery link? Paano ba ako kikita ng 3% dyan? Ano ba yung personal delivery link? Paano ba gumawa na ito? Okay, so ang personal delivery link, ito yung gagawin mo, no? Itatype mo yan, at ito yung isi-send mo. Gagawa ka ng link na ikiklik ng mga kaibigan at kamag-anak mo. Sa mga showmaking online franchisee na negosyo, ang tawag sa personal delivery link eh yung shop link. Ngayon, kung hindi ka familiar dyan dahil bago ka lang, okay lang yan. Ganito ang ibig sabihin yan. Sa Facebook mo, ipopost mo yan. O, di ba? Timeline, no? Status, no? What's on your mind? Okay. Itatype mo yung personal delivery link mo. So, paano mag-type? Anong gagawin? Una, gagawa ka ng caption. Sasabihin mo, hello po, di ba? Meron akong negosyong delivery service.
Maganda ang serbisyo. Ito po yung Tok-Tok. I-click nyo lang itong link na to para po magpa-deliver kayo. I-try nyo, maganda serbisyo. Okay. So ano yung link na kiklik nila? Ikaw ang gagawa nun. Ito yung format. Panoorin nyo. Panoorin sa baba. Ito yung format. Ang format ng link. Paano mo siya itatype? Ganito ho. www.toktok.ph/delivery/ID number. Alright? So, ibig sabihin, ulitin ko www.toktok.ph/delivery/ID number. Ano yung ID number? Oh, balik tayo sa activation card. Di ba, nakabilog doon yung ID number? Ito po yun, oh. Kung ano po yung ID number nyo, yan ho ang ilalagay nyo dyan. Tama? At ito na po yung link. Yan, ito po yung link. www.toktok.ph/delivery/001600003. Yan yung ID number mo. Yan yung itatype mo sa Facebook mo. Yan yung itatype mo sa Messenger. Yan yung itatype mo. Yan yung mga isi-send mo sa lahat ng kaibigan, kamag-anak, kakilala. O, di ba? Ngayon, sinend mo. Pag kinlik nila yan, automatic, eto yung bubulaga sa kanila. No? Dadalin sila sa iyong Tok-Tok delivery booking site. When can Tok-Tok deliver your package? O, di ba? Dito na sila magpe-place ng kanila or magbubook ng kanilang delivery. Pwede silang mamili ASAP o schedule time. Pag sinabi mong ASAP, yan po yung normalan na delivery ng Tok-Tok. Ibig sabihin, kung ikaw yung sender, no? Ay sorry, kung yung kamag-anak mo yung nag-click niyan at magpapa-deliver siya, pag kinlik niya yung ASAP, automatic dadaan yung rider sa bahay nila, pipick upin yung package at i-deliver yung package within the day. Yun yung ASAP. Pag sinabi mong schedule time, no? Schedule time. Pwede hong mamili ng araw at ng oras yung kaibigan mo para daanan ni rider yung package. At pwede rin siyang mamili ng araw at ng oras kung kailan naman i-deliver yung package. Oh, ang ganda. Pero kung gusto naman na ora-orada, no? Agad-agaran i-deliver ang package. Pwede siyang mamili ng tinatawag na express fee or express delivery. Magbabayad lang siya ng additional 40 pesos. 40 pesos. Tama? Para po i-priority ang kanyang delivery. O, di ba? Ayan po. Ganun lang po kasimple. Ngayon, kapag filled up na niyan, pangalan niya, address niya, ano yung package, kanino ipapadala, ano yung address na ipapadala, ano yung landmark, ganyan, ganyan, ganyan. Pagdating sa dulo, book now. Tama, di ba? Alright? No? I-click lang niya yan. Tapos lalabas po yung tinatawag na presyo, yung delivery fee. Pag okay na yung delivery fee, proceed na tayo. Ayan na, i-deliver na. Alright? Ganun lang ho kadali. Ngayon, every time na ginagamit nila yung link mo, every time na kiniklik nila yung link mo para magpa-deliver dito sa Tok-Tok, dun ka kumikita ng 3%. Kung magkano yung delivery fee, no, ng package na yon, 3% doon pumapasok sa'yo. Yan! Ang ganda! Okay. So ngayon, pag-usapan naman natin, ano naman yung referral code? At paano kikita ng 3%? Okay. Ang referral code ho, yan po ang inyong ID number or franchise ID number na makikita ho sa likod ng inyong activation card. Tama? Naalala nyo yung nakabilog? Yan ho ang inyong referral code. Ngayon, ito po ay applicable sa lahat ng kaibigan, kamag-anak at kakilala mo na magda-download ng Tok-Tok delivery app mula sa Google Play or iOS. Tama? So, ang gagawin lang nila, sabihin mo sa mga kaibigan mo, no, padala mo ng text message. No? Guys, mag-download kayo ng Tok-Tok delivery app kasi ito yung negosyo ko. May sarili na ako delivery service. No? Online franchisee ako ng Tok-Tok. Naku, napakaganda ang servisyo na to. Mag-download kayo, mag-register kayo doon, tapos gamitin nyo itong referral code ko. Ganun lang. Kasi kapag sila ho ay nag-download ng app, kailangan ho nila ng mag-register one time. Isang beses lang ho sila magre-register. Tatanungin ho kanilang number, cellphone, kanilang name,
apelyido, email address at ang referral code. At kapag nakapag-register na sila, automatic, dadalhin sila ulit sa, eto na, When Can Tok Tok Delivery Package. Ayan na, booking site na ulit. So, after nila mag-register, pagdating sa booking site, magbubook na sila ng delivery, at kapag nakapag-deliver na, doon kakikita ng 3%. O, diba? Ganun lang ho kasimple. Wala ka nang ginagawa, nasa bahay ka lang. Actually, simple lang kumita ng 3% dito eh. Diba? Sabi nga, you just post, we deliver, you earn. Ganun lang. Okay. So ngayon, magkano naman ang potential na kita ng isang online franchising ng Tok Tok sa 3%? Diba? So ganito ho. Sabi ko nga, 3% ang kita ng isang online franchisee. Sabihin natin marami kang kaibigan, kamag-anak at kakilala na pinadala ng Person Delivery Link. Marami sa kanila nag-download ng app ng Tok Tok. O diba? Tapos dumating yung isang araw, no? Dumating yung panahon na di mo alam nakaka 200 bookings ka per day. Diba? Lumakas yung Tok Tok. No? Ang daming mga kaibigan mo nagpapadeliver. Tapos kada isang booking, merong average na 150 pesos delivery fee. Average lang ho yan, ha? Average. Tapos i-multiply mo ng 30 days. Tapos i-multiply mo ng 3%. Ang kita mo doon sa loob ng isang buwan, wala ka nang halos ginagawa, 27,000 isang month. O diba? Okay na ba sa inyo? Saan pupulutin yan? Diyos ko, 27,000, nakaupo ka lang sa bahay. Pa-cellphone-cellphone ka lang. Tama? Alright. Ngayon, alam na natin kung paano maging online franchisee ng Tok Tok. Bumili ka lang ng package, online franchisee ka na. Alam na rin natin kung paano kumita ng 3% ang isang online franchisee. Gumawa ka lang ng personal delivery link, isend mo sa mga kaibigan mo, mag-download lang sila ng Tok Tok delivery app sa kanilang cellphone, Android Play at Google Play tsaka iOS. Mag-register lang sila gamit ang iyong referral code or ID number, 3% na. Ngayon, itong tanong. Okay, Jeff. So, paano naman ako magiging isang Tok Tok online franchise operator? Ay, napakasimple. Diba? Madali lang hong maging isang Tok Tok online franchise operator at kumita ng hanggang 60,000 nasa bayan lang. Paano? Ganito lang ho. Sundan lang ho ang 6 na steps para sa loob ng 24 oras certified Tok Tok operator ka na. Okay, paano? Step 1. Pumunta ho tayo sa website ng Tok Tok. Pumunta kayo sa cellphone nyo or sa computer nyo. I-type nyo lang po sa internet www.toktok.ph. Enter. Okay? Pagkapasok nyo doon, hanapin nyo yung become a Tok Tok operator. O, diba? Hanapin nyo. Okay? Nasa taas lang ho yan. I-click nyo ho yun. Pag kinlik nyo yung become a Tok Tok operator, step 3 na. Lalabas ho yung form. No? Ano yung form? Tok Tok Operator Registration Form. Magsasign na po kayo doon. Okay? Lalagay mo yung name, address, cellphone number mo, email address. At ang pinaka-importante sa lahat, tatanungin ho yung franchise ID number. Yan. Hindi ka pwede maging Tok Tok Operator kung hindi ka online franchisee ng Tok Tok. Kasi kailangan yung ID number. Tama? Ngayon, pag na-filled upan mo na yan, tapos ka na sa step 3, di ba? Na-submit mo na. Hindi ka pa rin ma-approve. Kailangan dumaan ka sa step 4. Ano yung step 4? Step 4, kailangan mong umattend ng tinatawag ng formal Tok Tok Operator Franchise Training. Tama? At mamimili ka po ng mga session kung kailan mo pwede. Ito po ay sa Zoom, no? Sisend po sa inyo yung link. Kayo po mamimili kung anong oras nyo gustong umattend. Mula Lunes hanggang Sabado. Meron tayong unang session ng 10 o'clock hanggang 12 ng tanghali. Ang pangalawang session naman natin is 1 o'clock ng hapon hanggang 3 o'clock ng hapon. At ang pinakahuling session natin is 4 o'clock ng hapon hanggang 6 p.m. Ayan po, no? Yan ang pang-apat na step. Aattend tayo ng training. Ngayon, yung Zoom training meeting, Zoom meeting training links will be sent to the Tok Tok online franchisee and operator applicants. Step 5. Pagkatapos yung umattend ng training, automatic approve na. Tok Tok franchise operator approve after training session.
check email for TokTok approval message with attach. May kasama ang congratulatory message, you are approved as a TokTok operator, etc., etc., etc. Tapos kasama na ho doon yung inyong pinakahihintay TokTok operator portal link na magagamit niyo ho yun sa inyong negosyo ng pagiging operator. At para makapasok ka doon, nandun na rin kasama yung username at password mo. Ayan na! And step number 6, operate and start recruiting your riders para kumita po kayo sa bahay. O, di ba? Very, very 6 easy steps, no? Ngayon, ito po yung itsura ng TokTok operator credential. Ito po yung operator link at saka username and password. Itong link na to, hindi nyo ho ito ibibigay kahit kanino. Sa inyo yan bilang operator, tama? Kasi ito yung mga tools mo na gagamitin, right? At saka para makapasok ka dyan, may username and password. So mamaya, mamaya, pag-uusap, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng TokTok operator portal, okay? Next. So to summarize yung mga steps, ito po yung steps 1 to 6 na kinikwento ko kanina, alright? So, bibili kayo ng package, okay? Tapos, pupunta kayo sa toktok.ph sa sign up. Pangatlo, fill up ng form, operator form. Pangapat, a-attend kayo ng training, kinabukasan, anong oras, 10 o'clock ba, 1 o'clock ba, 4 o'clock ba. Panglima, after nyo ma-attend ng training, padadalang kayo ng email kasama ng congratulatory letter, user TokTok operator portal, username and password. And pang-anim, operate na at start na mag-recruit ng mga riders. Okay? Ganun lang ko kadali. Ngayon, sabi nga natin, ano-ano yung mga bagay, no, na kailangan gawin once na na-approve ka na bilang TokTok operator, franchise operator. Dalawa lang. Ano yun? Number one, tandaan mo, kailangan mong pwede ka na mag-recruit ng inyong mga riders. O, di ba? Ang isang TokTok operator, meron lang siyang maximum na pwedeng recruitin or magkaroon ng 100 na riders sa ilalim niya. Ibig sabihin, up to 100 riders lang. Ngayon may nagtatanong, Jeff, paano yan? Eh, gusto kong magkaroon ng rider sa Mindanao. Eh, nandito ako sa Manila. Anong gagawin ko? Simple lang. Eh, di mag-recruit ka ng mga riders mo, 20 muna dito sa Manila. Tapos, pag nag-open na tayo sa Mindanao, 20 ulit sa Mindanao. Kahit wala ka sa Mindanao, no? Pwede ka maging operator kahit saan. Kahit nasa abroad ka nga, pwede ka maging operator. Tapos, mag-recruit ng mga riders sa Pilipinas. So, di ba? So, pwede mo ikalat yan, di ba? 20 muna dito, 20 sa Cebu, 20 sa Mindanao, 20 sa Baguio, ganon. Pero, ay, kulang yan. Kasi gusto ko 100 sa Manila, gusto ko kumita ng malaki. 100 sa Bulacan, 100 sa Pampanga. Ay, talaga pinakyaw. Okay. Kung gusto niyo po na mas marami pa sa 100, edi bumili kayo ulit ng isa pang TokTok operator franchise na account. Bayad kayo ulit ng another 16,888 pesos. Kasi kada isang package ng TokTok, 100 riders. Kung dalawang package na binili mo, dalawang 16,000, 200 riders na yan. So kada package na binibili mo, dumadagdag yung mga riders. Tama? So yun ang unang mong gagawin bilang operator. Mag-recruit ng rider. Kami po, magpapadala po kami, no, ng mga materials, picture, poster, pati video, na ipopost nyo sa Facebook, no, para mag-recruit po ng riders. Napakadali. Mamaya, turuan kayo ng technique. Ano naman yung pangalawa? Okay. Bilang isang TokTok operator, kailangan mong mag-load, no? Kailangan mong lagyan ng laman ang iyong TokTok franchise operator wallet mula sa inyong portal. Minimum po 5,000 pesos. Alright? So ulitin ko ha, kailangan mong loadan ang inyong franchise operator wallet. Okay? Mamaya explain natin yan. Ayan, ito. Kagaya na ito, no? Meron tayong sample. TokTok Rider Recruit Material. Ito po isa sa mga posters natin. Pwede mo po yan i-share sa Facebook, i-forward sa mga kaibigan mo. Nako, alam mo ako, may sikreto ko. Ito ha, didiretsuhin ko na kayo ha. Ano yung sikreto ko? Kung may kakilala kang tricycle driver, kahit isa lang, dun tapos na. Sabihan mo lang siya, pre,
Operator ako ng delivery service, operator ako ng tuktok, naghahanap ako ng rider. Ang kita mo doon, kada deliver mo ng package, kada delivery fee, kung magkano delivery fee, 80% ibubulsa mo na kagad. Pwede kang kumita ng hanggang 1,500 isang araw. Ganun lang. Maniwala ka sa akin. Magkukumahog yan. Ang dami. Pwede ko ba sa aming kapatid ko? O sige! Go! O diba? Yun. Ang sikreto para kumita ang operator, mag-recruit ng maraming rider. O diba? Yun ang sikreto. O diba? Ngayon, ito po ang paraan paano po mag-top up or mag-load ng inyong operator wallet. Ito ha, papakita ko lang ha, pero i-discuss po natin to sa ating operator technical training. Alright? Unang-una, pupunta kayo sa, bubuksan nyo ang inyong operator portal. Di ba yung sinend namin sa email, i-click nyo po yung operator portal link at lalabas ito. Tatanungin ang username and password. Kung ano rin yung sinend namin na username and password sa email, yun yung lalagay nyo dyan. At kapag nakapasok na kayo dyan, hahanapin nyo po, ito po yung itsura ng tinatawag na portal. O, di ba? Ito yun. Ngayon, hanapin nyo yung transaction. I-click nyo ito. Pagka-click nyo yung transaction, lalabas po lahat ito. Hanapin nyo yung top upload. Ganun lang kadali. No? I-click nyo lang yan. Ngayon, hindi ko na po i-diretso kasi technical ho yun. Tsaka baka lalo kayong ma-excite. Hindi kayo makatulog. Okay. Ngayon, bakit kailangan natin mag-load, no, sa ating TokTok Franchise Operator Wallet? Sabi dito, kasi kapag nag-load ka ng wallet mo, yan yung ipapasa mo din na load sa mga riders mo. Hindi makakabiyahe yung mga riders mo kung hindi mo sila low-loadan sa kanilang rider's wallet. Ulitin ko ha, akala kasi ng iba, huwag kayo malilito ha, akala ng iba, kapag nag-load ka ng 5,000 pesos sa iyong operator wallet, 5,000 din ba ang ilo-load mo sa inyong rider? Hindi ho ganun. Yung rider mo, pwede ho yung mag-request. Minimum. Sir, babiyahin na ako. Kailangan na ho ako magkaroon ng laman sa aking rider wallet. Minimum 500 pesos. Ah, di ba? Okay, sige. Bago kita loadan, ito GCash ko. Bayaran mo muna 500. Okay, sir, bayad na. Nag-transfer na ako ng 500 sa GCash mo. Okay, sige, loadan kita. Pang! Ayan, di ba? Niloadan mo na siya. Kasi kapag may load yung wallet ng rider, doon lang siya makakatanggap ng biyahe. Doon lang lahat lilitaw yung kanyang delivery assignments mula sa kanyang rider's delivery app ng TokTok. Okay? Yan po yun. Alright? So, kaya kailangan po loadan. Alam niyo ba yung 500 na load ng rider? Ang bilis lang umaubos siya. Okay? So, ngayon, paano ho kumikita ang isang TokTok online franchise operator? Paano ba tayo kumita bilang operator? Di ba ang trabaho natin bilang operator is mag-manage ng rider? At tuwing nag-deliver yung rider mo, kung magkanong deliver isang package, may 7% ka doon. Totoo yan. Ganito ho yan. Pero, ang magandang ginawa ng TokTok, hindi pa nag-deliver yung mga rider mo, ina-advance na yung 7% mo, inilalagay na siya kaagad sa inyong operator wallet. Ganito kaganda yan. Every time you top up your TokTok operator wallet, the 7% income of the operator will automatic na yan, be included. Ibig sabihin, nakalagay na siya doon. Ah, tama, di ba? Okay. So, ibig sabihin, pag may 5,000 pesos ka niload, minimum, sa iyong wallet as an operator, pumapasok na yung 7%. Ngayon, karamihan sa inyo, kumukuha ng calculator. Tinatype nila, 5,000 times 7%, ang kita ko ay 350 pesos. Tama mali? Okay. Tama yung ginagawa nyo kasi kinocompute nyo kaagad. Pero, kung ako sa inyo, hindi ako masaya sa 350. Apakaliit. Barya ho yan. Kasi mali ho ang compute natin. Ang formula, tatandaan nyo ha, kapag kayo ay nagpa-load, no?
kung magkano yung niload nyo sa inyong wallet, pumapasok na, ina-advance na ng tok-tok yung kita nyo bilang operator. Oh, di ba? Nasa bahay ka lang, in-advance na yung kita mo. So, magkano? Ito po yan. Kung magkano yung niload mo, ito po yung formula ha, compute niyan. Kung magkano yung niload mo, i-divide mo muna siya ng 20%. Tama? Pagkatapos mong i-divide, i-multiply mo siya ng 7%. At kung magkano yung sagot, yun yung kinita mo as an operator. So, kapag nilagay mo dyan 5,000, okay, kuha kayo ng calculator. Dali, kuha. Okay. O, ready na ha? Alright. Sa calculator mo, 5,000 divided by 20%. Diba? Tapos, multiplied by 7% equals, ang lalabas na total ay 6,750. Ibig sabihin, tumubo na yung pera mo ng 1,750. Yun na yung kita mo bilang operator. Okay? Ngayon, alam ko may nagtatanong sa inyo. So, paano magiging pera to? Ay, apaka-simple. Tatawagan ka ngayon ng rider mo. Sir! Magsisimula na ako ng biyahe. Sir! Pwedeng pa-load, sir! O magkanong ilo-load ko sa'yo? Sir! Minimum lang ho, 500. Okay, sige. Pero bago kita loadan, ito ang aking GCash. Ha, di ba? O, send ko sa'yo yung GCash. Padalang, bayaran mo na ako ng 500. Sige ho, sir! Sir, nandiyan na ho sa GCash ni 500. Nakapag-transfer na ako. So, check mo ngayon. Uy, oo nga, nagbayad na si Ryder. Nagbayad na, no? Okay, o sige Ryder, ito na yung 500 na loan mo. Pam, o, di ba? So, ibig sabihin, every time, no? Every time na bumibili si Ryder ng load sa'yo, nagiging pera na siya. Tatandaan mo, ha? Ang isang Ryder na may 500 pesos na load, halos isang araw lang niya yun. Depende sa dami ng delivery niya. Ngayon, mauubos yan. Paano kung sampu yung rider mo? E di, ubos lahat yan. O, maglo-load ka ulit ngayon. Tama? So, panibagong load ulit. Papasok ulit yung tubo. Maglo-load ulit yung mga riders mo. Pang, 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 pang. Benta-benta ng load. No? Kumikita ka doon. Ganun ho ang kita ng operator. Ito naman ang masarap, no? Mamaya ikikwento ko, no? Paano naman kumikita yung rider? Simple lang ho. Ang kita ng rider is 80% mula sa mga delivery fee. Mamaya explain ko 'yan, okay? So ngayon, alam niyo na yung formula, no? Alam niyo na yung formula. Pero in actuality, okay, may tanong, sir, okay, kung sinasabi mong 80% ang kinikita ng rider, no? Alright? In actuality, ganito kasi yan. 7% ang kita ng isang operator sa bawat delivery fee ng kanyang rider, sa bawat customer. Sabihin na lang natin, operator ka, hindi mo na kumpleto yung 100 riders, pero may 20 riders ka lang. Tama? Ngayon, i-multiply mo yan ng 10 deliveries kada isang araw. So, ang isang rider mo nakakasampung deliveries lang. I-multiply mo ng 150 pesos average delivery fee. I-multiply mo ng 7%. Ito po yung kita mo stock-tok. I-multiply mo ng 30 days. Ito yung kikitain mo in one month. Sa madaling sabi, hindi pa nagdi-deliver yung mga riders mo. No? Sa loob na isang buwan, kinita mo na yan. Ah, di ba? Yun ang masarap doon. No? Alright? Yan po yung simpleng actual na explanation kung saan po kinukuha yung 7%. Ah, di ba? Ayan po. Para maintindihan nyo. Okay? Pero in reality, nag-load ka lang, pumasok na doon yung 7% mo. Okay? Ngayon, ito po yung ibang information regarding sa operator. Isang TokTok operator account equals 100
maximum riders only. Kung gusto mong mas madagdagan yan, bumili ka pa ng isa pang account. Ang TokTok operator ay meron pong kontrata. Tama? Ito po ay renewable, taon-taon. Ngayon po, dahil bago pa lang tayo, wala pa ho tayong presyo kung magkano po ang renewal ng contract. Pero after 1 year ho, no? Ang sabi-sabi, no? Ang sabi natin mga bossing, huwag daw ho kayo mag-alala. Kasi mura lang ho yung renewal. Talagang kayang-kaya ho. Talagang hindi nyo mararamdaman. Tama? So, pero ang franchise, ang online franchising ng TokTok na kumikita ng 3%, wala akong kontrata yon habang buhay mo yon. Okay? Ngayon, ang TokTok operator, pwede rin siyang kumita ng 3% kasi meron din siyang personal delivery link at referral code. Oh, di ba? So, 7% plus 3%, pag pinagsama mo yun, 10% pa lang kinikita na itong operator. Napakalaki. Ang isang sa ngayon, dahil bago pa lang ang TokTok, mula December 9 hanggang third week ng January, Metro Manila areas pa lang tayo umiikot. Yung mga delivery natin. Pag sinabi Metro Manila areas, yan yung Metro City of Manila, Quezon City, Valenzuela, Caloocan, Malabon, Navotas, Pasig, Taguig, Muntinlupa, yan, no, di ba? Mamaya explain natin kung saan-saan yan, no, di ba? Ang dami pala, di ba? Ngayon, ang TokTok operator, bukod sa may kontrata, meron din tong royalty fee na 5% na babayaran, tama? Kaya monthly ho to. Pero dahil sa ngayon ay bago tayo at dagdag regalo sa ating lahat, we naive, no? Tinanggal muna ng mga bossing natin. So for the next 6 months, hanggang pagdating ng June 30, 2021, wala ho tayong babayaran na royalty fee. O, di ba? Libre. Pero pagdating ng July 2021, doon ho tayo magsisimula magbayad. Magkanong royalty fee na babayaran? 5% po ng gross income sa loob ng isang buwan, no, ng operator. Okay? So, yan po yun. Okay? So, how to be a TokTok rider. Paano po maging TokTok rider? Apakasimple lang po. Sabi dito, kung ikaw po yung operator, di ba, bibigyan mo ang rider mo ng tinatawag na RAL, Riders Application Link, na makikita po sa ating operator portal dashboard. Okay? Ngayon, itong link na to, pagkabigay mo sa kanya, ikiklik niya yun at mag-fill up siya ng form para mapunta po siya sa iyo bilang rider mo siya. So, ito po yung itsura niyan, di ba? Pupunta po kayo sa portal, ikiklik niyo itong dashboard, no? Pag kinlik niyo ito, dito po makikita yung tinatawag na Riders Application Link. Ayan, nandyan po. Ikakopy niyo lang po ito at isesend niyo sa rider mo. Sabi mo sa kanya, i-click mo yan, dyan ka mag-sign up ng form. For example, no, operator ako. Ready na ako mag-recruit ng mga riders. Nag-post ako sa Facebook, no, ng mga kailangan ko ng rider, wanted riders, ganun. Tumawag ako sa mga kaibigan ko. May tumawag sa akin. Sir, nakita ko yung post niyo sa Facebook. Interesado ako maging rider. Paano mag-apply? Okay, ganito. Meron ka bang sariling motor? Meron, sir. Nakapangalan sa iyong registro. Yes, sir. Sa akin to. Meron ka bang NBI clearance? Meron, sir. Yung lisensya mo ba? Professional driver's license? Professional po. Okay, sige. Sisendan kita ng link. Ikiklik mo yon, fill upan mo yon. Okay? O sige, sir. O, padala mo to. RAL, Riders Application Link. Padala mo yan. Tapos pag kinlik nila yan, etong lalabas, no? Lalabas ho ito. Etong tinatawag na TokTok Riders Registration Form, no? Fifilda pa nila yan. Kanilang pangalan, apelido, address, saan sila nakatira. Tapos kung ano yung professional driver's license nila, ilalagay nila dyan. Importante ito, ha? Dapat kung ano po yung cellphone na ginagamit at saka email address na ginagamit, ilalagay ho dyan. Ilalagay din ho dyan yung kung anong uri ng motor, anong brand ng motor. Dapat hindi ho tataas pa sa 3 taon yung modelo ng motor, o, diba? Tapos yung picture ng NBI clearance, picture ng kanyang non-pro license, picture ng kanyang professional license pala, at saka ang picture ng kanyang ORCR, lahat ay isasubmit din dyan.
Yun lang yun. Ngayon, pagka-submit niya, automatic, no? Ikaw bilang operator, makikita mo yung pangalan niya na lumabas doon sa iyong system. Tama? Tapos, pansamantala, kami muna mga nandito sa TokTok ang magte-training, pero tuturuan din namin kayo kung paano mag-training ng mga riders. At kapag siya ay, okay, kapag siya ay na-training na namin, no, i-activate na natin siya, i-click mo tong accounts, no, sa inyong portal, hanapin yung pangalan niya, at i-click itong view. I-click mo tong view. Pagka-click mo ng view, ayan po, no, pindutin nyo lang po yung active pass mula sa kanyang registration status. At kapag click mo yan, active and pass, activate na siya, pwede na siya mag-deliver. Okay? Ngayon, paano niya malalaman na active na siya or na-activate na? Makakatanggap siya ng congratulatory message galing sa TokTok. Ito po itsura noon. Ngayon, ipapadownload na rin sa kanya ang Riders app. TokTok Riders app para makapagsimula na siya. At kapag nag-download na siya ng TokTok Riders app, tatawag na yan sa'yo bilang rider mo. Sir! Activate na ako. Ngayon, magpapa-load na po ako, sir. Pasahan nyo na po ako ng load. 500 po. Okay, sige, rider. Ganito. O, ito yung GCash ko. Bayaran mo muna yung 500 bago kita pasahan ng load. Sige po, sir. Okay. Pam! Sinendan mo ng load mula sa inyong operator load wallet. Binayaran ka na niya sa GCash. O, di ba? Naging pera na. O, ngayon, babiyahin na siya ngayon. O, di ba? Sabi nga, 80% ang kita ng rider. Ganito ho yan sa about delivery fee. Example, meron siyang isang dineliveran. No? Ito ha, pilit ito. Ito yung Metro Manila, ito yung mapa. Caloocan, Valenzuela, Nabotas, Malabon, Manila, Mandaluyong, Pasay, Paranaque, Las Piñas, Quezon City, Marikina, San Juan, Pasig, Pateros, Makati, Taguig, Mundilupa. Yan ho yung Metro Manila areas. Ngayon, meron siyang isang delivery. No? 100 pesos ang halaga ng delivery fee. Pag na-deliver niya yun, okay? Automatic, 80% o 80 pesos ibubulsa na niya. Yun ang kita ng rider. Aha! E paano naman yung 20 pesos? Saan mapupunta yung 20%? Abay, simple lang. Doon niya babawiin yung pinambayad niya sa pinanload niya. O, di ba? Ganun lang ho yun. Alright? Ngayon tanong, magkano kita ng rider? 80% ho, kada delivery transaction. At pwede siyang kumita ng as much as 1,500 pesos a day. Kung mas marami pa siyang delivery, mas malaki ang kita niya. Tatandaan nyo, no? Dito sa TokTok, kapag kumuha ka ng package ng TokTok, 16,888, pwede kang kumita ng 3% bilang isang TokTok online franchisee sa paggamit lang ng personal delivery fee, personal delivery link at referral code. Pwede ka rin maging operator. Magsa-sign up ka lang at kumita ng 7%. Okay? At pwede ka rin maging rider. Kung may libre kang oras at may sarili kang motor, pwede ka pa maging rider at kumita ng 80%. Pero, tatandaan nyo to ha, sa lahat ng mga rider lang, rider, no? Sa lahat ng mga rider na mag-a-apply sa'yo, wala hong bayad yon, wala. Kapag ang rider mo, no? Kapag ang rider gusto maging operator, hindi pwede. Para maging operator, para pwedeng maging operator at maging online franchisee ang isa mong rider, syempre, kailangan niyang bumili ng package ng TokTok, o di ba? Para ma-enjoy niya lahat 'yan, all right? Okay? So, ang gagawin natin ngayon, sa lahat po na nag-register, no? At sa lahat po ng bumili ng package ng TokTok, at kayo po ay magre-register, no? Mag-register na kayo ngayon. Tapos maya-maya lang ho, no? Pagkatapos ho nito, 10 minutes, may question and answer tayo. Pagkatapos ng question and answer, didiretso ho lahat tayo sa Zoom para po sa tinatawag na TokTok Operator Technical Training. Ito po yung overview, no? Ito po yung pag para makita niyo preview, no? Ito po yung pag-prepare sa inyo para po sa formal technical training na pang 10 o'clock o kaya 1 o'clock o kaya 3 o kaya 4 o'clock, tama?
kailangan nyo munang umattend ng technical training ngayon sa lahat na nag-register ng operator bago kayo umattend sa 10 o'clock o kaya sa 1 o'clock o kaya sa 4 o'clock. Okay ba yun? Ayan, ulitin ko ha. Mondays through Saturdays po, tuwing alas 7 ng gabi, kung nagustuhan nyo itong pinag-usapan natin, Monday hanggang Sabado ho yan. Siyempre, pag Pasko, wala. Tama, di ba? Siyempre naman. Magdi-deliver pa ako eh. O di ba? Alas 7 yan, mga kapatid. Impunto, simula tayo ng orientation. And pagkatapos ng orientation, konting question and answer. Tapos, talk-talk, operator technical training tayo. Okay? Preview po yun. Okay? Ngayon, ito po yung official na technical training para sa validation at para sa approval ng mga a-attend, no, bilang franchise operator ng Tok-Tok. Monday hanggang Saturday din, unang session, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pangalawang session, alauna ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. At pinakahuling session, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kayo humamimili kung anong oras nyo gusto. Walang problema, pwede yung ulit-ulitin. Mas maganda nga ulit-ulitin nyo eh. Diba? Para lalo nyo makapisa. Okay? So, ayan po ang ating orientation ngayon. And AD Rene, no? Kami po ay ready na tumanggap, yes, ng mga katanungan. Ito na yung tinatawag natin, AD Rene, na Bali Tok-Tokan segment. Ah, o, diba? Okay. AD, kung meron ka ng na napapatok-tok na tanong dyan, itok-tok na natin. Yes, sir. Bali, may isi-share lang ako, no, yung ito yung Bali pinaka formula. Marami nang nagtatanong, Sir Jeff, eh. Marami nang nagtatanong. Kaninang binanggit mo, okay? Binanggit mo, hindi nila gaano nag-get, siguro mas maganda ipakita natin yung pinaka formula, okay? So, yung pinaka formula. Isi-share ko lang yung aking screen. Yes, para makita po nila kung paano kumikita o saan nanggagaling yung 7%. Okay, kasi maraming na nagtatanong, paulit-ulit po yung tanong, at least para makita nila po yung formula. Okay, mag-share po ako ng screen. Ayan, so i-play po natin para at least... Ayan, so ito po yung formula, operator 7% income formula, kung saan nanggagaling, paano nyo po kikitain yon, okay? At ang computation kung paano, kasi nagtataka po yung iba, bakit naging 6,750? Tama po, ito po yung pinaka-formula, okay? So, ito po, 5,000 divided by 20 multiplied by 7%. Total of 6,750. So sa calculator, paano po nangyayari sa calculator naman? Sa calculator, ito po yan. 5,000 pesos, i-divide mo ng 0.2. Okay, so yung 20% is 0.2 times 0.07, which is yung 7%. Ang total mo dyan is 1,750. Tama? Dyan nang galing yon. Ngayon, i-add mo po yung... 5,000 plus 1,750, you will come up with 6,750. So, yun po yung pinaka-formula natin. Yung given natin, ibig sabihin, given, ito po yung pinanggalingan. Company income, which is 20%, okay? Online operator, 7%, at saka yung load wallet top-up na 5,000 pesos. Yun po yung pinaka-formula po natin ng ating operator's income, kung paano kinukuha o saan nanggagaling. Siguro, by this time, malinaw na po sa kanila at alam na nilang i-multiply kung paano. Okay, so yan po yung sagot natin para sa ating operators. 7%. Okay, I hope malinaw na po yan. Ayan. Okay, ang tanong, sir, bakit po advance yung kita? Okay, ayaw nyo po noon, advance yung kita nyo. Kasi mahirap pong maningil. Okay? Mahirap pong maningil, kaya po ina-advance na yung kita nyo. Alright? So, ganun po yung ginagawa ng company. Kasi mahirap pong maningil, lalo na ano kapag hindi mo kilala yung tao.
Oh, ayan. Ano, so, ano, ito pa. Aha. Possible po bang maging katulad ng JNT Delivery Service? Hindi po. Okay, hindi po magiging ganon. May nakita ko dyan sa JNT na yan. Okay, anyway. Ito po. Soft operation po ng Tok Tok sa Mega Manila. Paano if yung franchisee outside Metro Manila, nasa province? Okay, anyway, pwede naman po siyang mag-operate maski nasa ibang probinsya pa siya. Pwede siyang kumuha po ng operator, ay pwede po siyang kumuha ng riders dito po sa Metro Manila. Huwag niya lang isasagad yung 100 kasi pag nag-open na nationwide, para makakuha pa siya ng ibang rider sa ibang party ng bansa. Or, might as well, magdagdag na lang po siya ng account para dumami yung kanyang riders. Alright? Question naman. Ako na lang sa masagot, Sir Jeff, ha, sa mga tanong na ito. Sige na. No? Para at least, ano? Okay, sa nagtatanong po sa mga insurance, okay? Under process pa po, pinaprocess pa po yung mga insurance, okay, ng mga riders. Okay? Question lang po, saan po mapupunta yung load ng rider at paano niya mababawi yung load expense? Na-expire ba to? Hindi po na-expire ang load wallet. Okay? Load wallet ng operator at load wallet ng rider, hindi po yan na-expire. Wala po siyang expiration. Ang nangyari po, nagagamit po yan. Kapag po may load siya, makakapagbiyahe siya. Pag wala siyang load, hindi po siya makakapagbiyahe. Now, kaya advance po, even po yung pagbigay natin ng load sa ating riders, dapat babayaran niya agad para hindi po tayo mahirapan maningil. Para maganda po yung flow ng negosyo. Example, classic example po na maganda ang negosyo is jeep. Ano yung jeep? Jeep. Yung jeep po, tricycle, cash ang binabayad. Tama? Walang utang. Walang problema. So, mas maganda po yung cash. Ayan. Aha. Ito naman. Sir, what if yung motor ng driver is hindi naka-name sa kanya? Kailangan po nakapangalan sa kanya, pero pag meron siyang deed of sale, pwede na po yun. Hanggang habang hindi pa naipapangalan sa kanya. Okay? Kanino daw manggagaling yung box? Manggagaling po yung box, insulated box sa office po natin. Bibilhin po ng operator yon, tapos ibibenta po niya sa kanyang riders. Okay? So, 2,000 pesos po ang presyo ng box natin. May target date po ba ang operasyon sa Mindanao? Ako wala pong target date, pero ang maganda po nito, sa sobrang ganda ng response ng mga subscribers po natin, ang daming gustong maging operator, ang daming gustong maging rider, at kumita sa Tok-Tok na to, mabilis po ang expansion nito. Antayin lang po natin. Okay? Guaranteed po yan. Kasi ang dami talaga. Okay? Aha. Sir, mahirap po ang booking natin. Matagal masyado ang dating ng rider. Naku po. Dahil po sa sobrang dami po nung gustong gumamit ng Tok-Tok. Ano? Kaya I encourage po yung mga franchisee na maging operator na at mag-hire na po sila ng maraming riders. Ganyan po ka-demand. Okay, yan po ang demand ng ngayon nung delivery services, mapapansin niyo, no? Ganyan po kalakas yung demand. Kaya meron talagang kliyente at kikita po talaga kayo as operator and online franchisee. Okay. Rider requirement, pwede kung wala munang NBI. Kailangan po yung merong NBI for your protection as operator na rin and for the protection of our business na rin. Kasi baka maski sinulaksang gano ang maging rider, di ba? So mapahamak pa po tayo or yung ating negosyo. Yung protocol or process, nako, gano po natin yan kasi may reason yan kung bakit nilagay. Okay? Okay, bakit daw po hindi makapag-register ng kanyang franchisee? Email is already taken. Baka naman po kasi i-download niya kaagad yung ating apps tapos nagamit na.
yung kanyang email. So what you can do is use another email or create another email address. All right? Para makapag-register po siya. Okay? If may royalty fee na 5%, so technical 2% lang, hindi po, mali po kayo ng computation of formula. O, ganito po yan. Roy Esperanza, no? Ang royalty fee. So 7%, okay? 5% ng total earnings po niya ng buong buwan. Okay? Total earnings po, hindi po yung one serving lang. Kasi kapag sinabi yung 2% lang, ang inisip nyo lang nun, okay? Ibibase niya dun sa, ano mismo, hindi. Ibibase po dun sa 7% na income niya o kita niya. Ibibase po doon. Hindi po siya deducted. Okay? Automatic na 7% o 5%. Hindi po. 5% nung 7%. Ibig sabihin, kumita ka ng 100 pesos. Okay? Kumita ka ng 100 pesos. Okay? So 5% nung 100 pesos. Yun lang po ang royalty fee. Alright? So, mali po yung pagkakaintindi. Parang, paano po pag walang drug test? Oh, yes, yes, sir. Parang ganito yan. Yung royalty fee, tama yung sinabi mo, nakabase yan sa 5% na gross, no? For example, sa loob ng isang buwan, kumita ka ng 100,000. 100,000 ang kinita mo sa isang buwan. So, ang royalty fee nun is 5%. Tama? So, ang 5% nun, 5,000 pesos. E di 5,000 ang babayaran mo. Yes. Okay, that yun is yun, the royalty. Yun. Oh. Okay. Akala kasi ng iba, tuwing may delivery, yung rider mo, binabawasan pa ng 5% yun para sa royalty. Hindi ho ganun. Kung magkano yung kinita mo sa loob ng isang buwan, kukunin lang yung 5% doon, yun ang royalty fee mo. Barya lang po yun. Okay. Okay. So, paano po pag walang drug test? Wala po muna ngayon, hindi po muna requirement, pero pag meron ka, mas maganda. Yung sa drug test, ano? Optional pa siya. Pero, mas maganda po kung may drug test din siya kasi for the protection of our business at saka yung mga operators na din. At syempre, okay, yung mga package na rin, ano? Protection din yun. Sana po ma-address yung kakulangan ng riders. Yes po, ma-address po yan. Okay, kasi po, padami na padami yung mga operators. Ito po, kaya nga po nag-orient tayo ngayon para po sa ating mga operators, para mas maintindihan nila, para makapag-apply na po sila ng mga riders. And yeah, take note, tayo po is barely wala pa tayong one pa lang yung sa atin sa JC Worldwide, bago pa lang tayo compared po dun sa iba na 2 years, 3 years na po sila. Okay, so bigyan nyo naman po ng time for improvement. Okay, ayan, so nasagot na natin to kanas riders, yung sa deed of sale. Question lang po, saan po napupunta yung load ng rider? Paano mababawi? Nasagot na po natin kanina yan. Take note po, huwag po kayong magtanong, magbigay ng tanong na paulit-ulit kasi hindi paulit-ulit lang po yung question niya, nasagot na po natin, okay? Yeah. Pwede po part-time lang. I-replay niyo lang. Part-time lang rider. Oh. Ano na, yes, Ibi? Ano yung sabi? Ano? Pwede daw po part-time lang yung rider. Yes po, pwede po part-time lang yung rider. Okay, shoulder ba ni rider yung load na 500? Yes po. Okay, babayaran niya po yun sa kanyang operator. Okay? Okay, dagdag account po. Pwede po ba same lang name ang ibang tao, ibang CP number? Ayun sir, ito maganda yung tanong ni Sir Albert, ano? Sa dagdag account po, pwede po ba same name lang or ibang tao or ibang CP number na mag-ooperate? Ne, kahit same name yan, walang problema kasi nakabase naman sa ID number yan eh. Pero yung pong gagamiting cellphone and email address.
Kahit same yung cellphone, okay lang. Kasi naka-base pa rin yan sa ano, what do you call this one? Sa ID number. Oo. Okay, nag-franchise daw siya kanina. Okay, ilang days daw po bago mabigyan ng TokTok ID. Okay, kapag na-encode na po kayo, meron na po kayong magkakaroon po kayo ng TokTok ID. And then, pag nag-apply na po kayo doon sa inyong portal, ano, makikita niyo po doon kung paano po yung maging operator kung gusto niyo mag-push through as operator. At mag-start na kayo mag-invite ng riders po ninyo. Okay, ayan, nag-super bilis na naman nung aking... Okay, yung mga kagamitan po ng riders, again, kagamitan ng riders, sa kanya po yun, gastos po niya yun. Kasi po, 80% yung napupunta sa kanya, malaking chunk po yun ng kitaan, 80%. Pati po pang gasolina at maintenance ng motor ay sa rider po. Pati po mga at pagkain niya, rider po yun. Baka pati yun itanong, okay? Sinagot ko na rin. Ayan. Hindi. Magkano daw po yung uniform ng rider? Oh, AD, yes, sir. Bago natin sagutin yan, no? Kasi may mga questions dito. Same yung question, pero marami iba-iba tao nagtatanong. Sure. Yung ibabayad po ba ng customer sa rider since COD? Kay rider na rin po ba lahat yun or i-remit pa? Okay, ganito yan. Ito yung mga tanong ng mga online seller. Kunwari ako, nagbebenta ako. May bumili sa akin sa aking online store. Tapos, ipapadeliver ko. Tama, di ba? Siyempre, gusto ng karamihan, COD. Okay. So, ano mangyayari? Pipikapin ni TokTok Rider sa'yo, no? Ay, sorry. Pipikapin ni TokTok Rider sa akin, ako yung online seller, i-deliver niya sa customer. Yung customer, babayaran niya kung magkano yung item na yon kasama yung delivery fee. Tama, di ba? Yung delivery fee, 80% na delivery fee, ibubulsa ni Rider kasi kita niya yon. Yung 20% ng delivery fee, yun yung pinambabawi niya sa load na binili niya sa operator. Tapos yung kung magkano yung item, yung amount, yun yung iba i-deposit niya sa seller. Di ba? Yun yung i-deposit niya sa seller or i-transfer niya ng GCash yun. Basta ibabayad, i-remit niya yun kay seller. Yun. Ganun okay. Yun sa mga online seller. Follow up po na question. Ito si Charlie Duran, sabi niya, 5% of the 7% only, walang ang nawala daw ang 3%. Baka nalilito po itong si Sir Duran, ano? baka ang tinatanong niya saan nanggaling or nawala yung 3%, saan nanggaling 3%. 3% po is napupunta dun sa mga online franchise na nag-share lang ng kanilang shop link. Paki-rephrase po yung tanong ninyo kung paano po itong question ninyo. Okay, so sabi niya, today lang po ba ang last day ng franchise operator na promo? Yes po, hanggang ngayon lang po ito. In fact, ang cut-off natin, 8 p.m. Tapos na po yung cut-off. Okay, so hindi po siya hanggang December 21 gaya nung nilabas nung iba. Okay, hindi po. Mali pong informasyon po yon. Paano daw mag-reload at mag-load sa operator wallet? Simple lang po, no? Ituturo natin tumamaya sa operator training kung kayo po yung nag-sign up na. Pero just to be sure, no? Kung kayo ay operator, i-click nyo lang po yung top up. Hindi kayo kung magkasun yung load wallet ko. Ang tanong dyan, paano nyo babayaran? Pwede nyo pong bayaran yan sa pamag-credit card, debit card, or ang inyong digital wallet mula sa JC gamit ang PayPanda payment system. Tama? Okay. So, doon nyo po babayaran online tapos automatiko makikredit na kagad yung load sa inyong operator wallet. Alright. So, AD, dalawang question na lang tayo para makapag-start na tayo ng technical training. Yes. Okay. So, 24/7 po ba daw ang delivery? Hindi no. Po. Ano yung oras lang po ngayon muna, pero magiging 24/7 po yan pag enough na po yung ating mga riders. Okay, last question.
Pwede po ba ang multiple booking? Pwede. Pwede po. Okay, pwede po. Sir. Kapag continue. Ah, kapag ito, last na lang po. Kapag hindi nakapag-renew yung operator, mawawala na sa kanya yung riders? Kapag hindi nag-renew yung operator, automatically masususpend ng kanyang operator account. At kapag nasuspend ng kanyang operator account, hindi makakabiyahe yung kanyang mga rider. At kapag hindi nakabiyahe yung mga rider, definitely aalis yung mga riders niya. Sayang. Kasi kung may rider ka naman, i-renew mo na yung, kontrata mo, kumikita ka dito. AD, yes. Ito, dadagdag ko lang ang question ha. Sabi ni Ruth, no? Ruth Cadores, papasweldoan pa ba namin yung mga rider? Hindi ho. Hindi ho empleyado ang mga rider. Okay, rider niyo ho sila. Kumikita ho ang rider tuwing deliver nila. Walang sweldo ang rider, wala. Sir, pwede bang magpa-deliver through Lazada and Shopee? How po ang process? Okay. Sa yung mga online seller ng Lazada at Shopee, sila po yung magpapa-accredit sa ano, sa TokTok. Ang tawag po diyan enterprise account, no? Kokontakin niyo lang yung kokontakin lang nila yung TokTok para po maging part sila nung delivery na yun. Yun lang ibig. Okay, so siguro yun lang po muna ngayon, ano? Ang ibang mga tanong naman ay natanong na rin at yung iba hindi naman related sa atin sa pinag-uusapan natin ngayong ibang tanong. Kaya tinanggal po natin sa ating ano, listahan. Ganito, ini-invite ko lahat na nag-sign up, no, bilang TokTok operator, franchise operator, kanina, kahapon, isang araw, na dumiretso ka agad, no, sa Zoom meeting natin para sa ating TokTok technical training. Kasi itong technical training ho sa gabi, ito po yung magpe-prepare sa inyo para sa technical training ng 10 o'clock na umaga, 1 o'clock ng hapon, 3 o'clock ng 4 o'clock ng hapon. Ngayon, ano ba yung 10, 1 at saka 4 o'clock na hapon ng training? Kasi yung training na yon, yun po yung approval at validation. Once na naka-attend din kayo doon, automatic a-approbahan na kayo para masimulan nyo. Pero hindi po pwede kayo matend doon kung hindi kayo dadaan muna sa amin. Itong technical training natin ngayon. Okay? So guys, magkita-kita tayo muli. Tomorrow again, alas 7, no? Para sa ating orientation, mag-invite kayo ng mga kaibigan, kamag-anak nyo na gusto nyong tulungan magkaroon ng sariling franchise na negosyo. And pwede nyo pong ulit-ulitin to. Hindi ho namin binubura, no? Dito sa online franchise na page na to ng Facebook, pwede nyo pong panoorin anytime. And mas maganda live para sa ating tanungan. Okay? So, we'll see you. Kukuha, Sir Jeff, saan daw makukuha yung link? Link, okay. Yung link, sinend na namin sa mga online mentors nyo, no? Kunin nyo sa kanila. Alright? Nandun na yung link, tapos pasok na lang ho tayo. And in 5 minutes, mag-i-start tayo. Doon ho namin sinisend yung link. Kulitin nyo kung sino yung mga nag-invite-invite sa inyo. Sabihin nyo, kailangan nyo umattend. Pero yung a-attend lang ho, kailangan nag-sign up ha, bilang operator. Ayan, no, diba? Ang umattend na hindi ho nag-sign up ng operator ay susumpain at mamalasin hanggang matapos ang taong 2092. Ha? Ano yung sumpa? Tutubuan ng maraming pigsa. 10 pigsa sa ilong. Lahat yan. De, biro lang ho. Alright? So maraming salamat ho sa ating mga viewers. Merry Christmas ho. Alam mo, AD, no? Alam mo, mas maganda mag-conduct tayo ng isang ganito na bago magpasko. Bago magpasko, puro question and answer lang regarding TokTok, no? Tama, kasi ang dami, no? Ang daming question. Saka gusto natin talaga yung mga tanong na yan kasi bakit dyan natin na nasasagot, no, yung mga duda. At saka kung paano ba itong delivery service na ito. Alright? Saka nakakatulong din, Sir Jeff, nakakatulong din na ma-improve natin lalo yung ating services. Okay, sa mga inputs na ginagawa at binibigay ng ating mga subscribers. Ayan. Alright, so guys, AD, I'll see you in the technical training. Alright?
Bye guys. Bye. See you tomorrow.